Malaki ang parte ng mga sanggunyang kabataan officials sa isang barangay. Sila kasi ang mamamahala sa mga programang magpapabuti at ikauunlad ng mga kapwa kabataan. Pero sa Upper General Luna Barangay, magtatatlong buwan ng bakante ang posisyon ng SK Chairman. SK Chairman si Mark, nag-OJT siya sa US. Last October siya umalis, pero naka-attend pa siya ng regular session noong October. And then, yung mga SK kagawad, lahat sila may work na. Ganun. Kinokontakt naman ni Cap, kailangan na para may mag-take over din ng SK chairman sa barangay. Yun daw, dun kukunin. So, inisa-isa ni Cap, merong wala na dito, hindi na nakatira dito sa barangay, hindi na namin alam kung anong contact number nila. Tapos yung kakilala, mga kakilala namin, puro sila may work. Yung isa naman, pulis na siya. Inaako na lang madalas ng ibang mga opisyal ng barangay ang trabaho ng mga kabataang ito sa barangay. Ikinababahala ito ngayon ng COMELEC. Kasi ang problema ng Baguio ay yung mga SK leadership. Walang, madaming barangay dito ang walang opisyal ng SK. That's why i-focus natin yung ating registration sa ating mga SK para mas madami tayong leader na pwedeng ihalal at maiwasan natin yung mga barangay na walang SK leaders dito sa siyudad ng Baguio. So, it's sad kasi we should involve ourselves. Kasi kami rin lang yung maapektuhan in the near future if we don't do anything, if we don't speak up, like if we don't share our plans, you know, eventually magrereklamo din kami in the long run. So, it's sad that there are youth na hindi na ini-involve yung sarili nila sa society. Kakaunti na lamang din ang kabataang nagparehistro sa COMELEC. Ang nangyari, konti ang nagparehistro na SK. Take note, under the SK law, meron ding prohibition sa mga tumatakbong SK na may relative sa local at national offices, no? Kaya dahil doon, konti lang yung tumakbo na SK leader, konti lang yung nahalal. In fact, more than half of the 128 barangays, walang quorum. Yung ating SK, more than I think 12, wala ni isang SK na nahalal. Ayon sa SK President ng Baguio na si Honorable Levy Lloyd Orcales, aabot na sa 9 na barangay sa lungsod ang walang SK chairman. Ilan daw sa mga rason ng kawalan ng mga ito ay pag-aaral, paghahanap ng ibang trabaho, mas pinahaba pang termino, kawalan ng gana sa pagsisilbi, at kawalan ng IRR ng Republic Act 11780 o ang batas na nagpapalakas at reforma sa Sanggunyang Kabataan Reform Act of 2015. Kaya, target ngayon ng COMELEC ang pag-iikayat ng mga kabataan na magparehistro at bumoto sa muling pagbubukas ng voters registration. Isa dito ang planong off-site registration ng mga paaralan sa lungsod. Edad 15 hanggang 30 ang kwalipikado na bumoto para sa SK election. Magtatagal ang voters registration ng barangay at SK election mula sa December 12 hanggang January 31, 2023. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.